of Aura PH. Kumbaga magsi-stay lane lang yung dalawang side, then Valir, so for sure puro invade ang gagawin niyan. Yeah, let's see Rob Luna kung yan nga ang naisusulat. Nakahanap na ba ulit ang Aura PH ng katapat? Hindi lang ba Bren ang makakapag 0-2 sa kanila? NXP Solid, one game away from defeating the champions. And yes, Rob Luna, this is it. Look at this. Mm-hmm. You can instantly do this if you are up against an Alice in a lane. Because the Alice doesn't have that much capability to attack you, lalo na't kung flowing blood lang ang meron siya. Saan? Ang ganda, no? I mean, even yung scroll doon, parang ang bilis din na magle-level. So, ang ganda nung rotation doon na ginawa doon ng NXP Solid, cutting down the side from, ano, pero mukhang pasok sila dito. It's 2-0 out pa rin naman. So nakikita mo na ngayon, no? Sobrang aggressive ngayon dito ng Aura PH. Kung ano yung pag-zone out nila kanina doon sa Aura PH, sila naman ang gagawa. Gumabawi. At mukhang alam kasi ng Aura PH on how to play with the Lancelot ulit ni JP dito. Mm-hmm. Gusto ko rin yung na-point out mo, no? Just get the scroll and get the level. So now looking battle spells right now, mukhang parehas na offensive ang mangyayari. Yeah. Wala nang pure defense onto offense ang NXP ngayon. 4 flickers na nakikita natin for each side, Rob Luna. So, expect a lot of team fights. Naku po, mukhang maipit dito. First blood will be greed. Medyo nag-overstay na doon siya. Actually, he was actually looking. Oh. Pero ano ah, oh, na-cancel roughly siya. At least may comeback kill sila doon at the same time, na-reset nila konti saglit. At nakuha ni JP. Oh, and using the Phantom Execution, I would take that if I was Aura PH. That was a value trade, a support for a carry and an orange. Yes. Kukunin mo yun. Parang ang tumama sa ano nun. Kumbaga nag-invest ka, tumaya ka ng 10 piso sa investment, tapos nakuha mo 30. Ang laki. Ang laki. Grabe yung ads doon. Oo. Pero anyway, mga kaibigan, eto na. Mukhang Aura PH, mukhang mas maganda yung naging simula nila compared to what they had during game number 1. Pero NXP Solid. So ngayon, no, medyo pinapabagal nila yung pagkuha ng boss, pagkuha ng farm dito ni H2O. Look at greed. Doesn't even need to lane. Just diretso lang talaga siya doon. He has to spot out dito kung nasaan ang mga miyembro dito ng NXP Solid, specifically si H2O. At yun lang ang magiging dilemma dito ni H2O. Marami ngayong nakabantay sa kanya habang nandun si Narablesh. Yun lang nga. Pero may sipa kay JP, siya ay mawawala. Sunod pa yata si Greed, pero may flicker out pa nga naman din. Pero sabi ni MB dito, saan ka pupunta dahil nandito lang kami, apat na miyembro ng NXP Solid, now looking very strong as early as 3 minutes of the game. Kailangan respetuhin ng Aura PH ng NXP Solid na alam na ng NXP yung gagawin nilang paghabol. But the championship, Kufra, is back! Niyakap sila doon ni Raflesia, papasok sa kanilang tour, and Chester will be the one to pay the price. Pero yun pa din, well, I guess, though, nawala doon si Chester, mukhang nakakabalik na ulit sa momentum dito sa H2O on this farming. Chan, the Raflesia, hindi lang pagpapasab sa mga comment ang kanyang gawin. Rob Luna, that was so calculated. Yeah. From Raflesia, who would have thought na kaya niya palang ma-pull off yung play na yon? But meanwhile, ina-outheal sila to ni Kiluwash. Pero to, naku po, hindi pa rin enough yon dahil H2O will be able to take the kill. Mukhang ito ha, tore to, parang manjin. So still, kahit na nakakuha si Raflesia doon ng magandang kill, NXP Solid nakakonvert naman sila bigla ng first tower in the top lane. You will definitely take that. Patapos pa lang yung ating laning stage, Rob Luna. Sakto, 3 minutes 40. Open na kagad yung top lane. May chance na ngayon mag-set up ng mas maganda dito yung NXP Solid para sa next turtle take. Ang dami nilang opening ngayon sa top. Ito ah. Sa totoo lang, hindi pa nga tayo dito nakakakita ng magandang mga setup coming from Yawi. Bukang ito na yon, hanap na yon, fatal links doon sa isa. Roughly siya, pero ang kapalit si Yawi yung mawawala. Out na muna dito. NXP Solid staying doon sa may bandang gitna, I guess. Medyo na ano eh, na kinulang ng konti yung range doon yung Fatal Links. Oo, kinulang yung Fatal Links. And ang ganda ng ultimate ni Greed. Yeah. Nagamit niya pantanggal nung Way of the Dragon agad. Ay, oo. Kasi kung na-stay siya doon on the right second, could have been a burst para kay Chester dito. And yes, iba nga yung range. Tama ka doon, Rob Luna. Now, pangalawang buffs na tayo. Expect more clashes, Rob. Hindi lang yan. What we have to expect as well is that hindi nagagalaw dito si KelVJ sa baba dahil dito sa may bandang taas si Renny J ay ang mawawala. Now, isabawi na ngayon dito sa Tori ang Aura PH.
Manjin, we have a team fight. Eto na nga, we do have actually a ball game to watch. Mm-hmm. Bawi ang Aura PH sa gold. Bawi din sila sa mga towers. 1K lang. This time, they know na hindi na kulang yung damage output nila. Walang revitalize to help NXP Solid. Wala si NXP Solid dito, aasa sila sa outplay capabilities nila. Yeah. But they're up against a team na ang dami ring mechanically gifted. And now, look at this. They must fat out Yawe. And ayan, mapipigil lang. Yeah. Actually, nakita lang ni Yawe kasi alam ni Yawe na magkakaroon ng turtle. Pero basically, yung mga ganong moves, hindi effective sa Aure. Hindi, hindi talaga. Pero what's effective here, yung sipa ni Rene J. Medyo palayo. Could he be able to kill? Pero sustain siya dito ni Rene J. Naku po, mukhang hindi pa yata ina. But a kill from Rafflesia doon sa may bandang turtle lane. Double kill na rin doon si H2O. Habol sila dito sa likod. Kinakalmot-kalmot ito ngayon si Killwash. Mukhang mabubuhay pa nga. Kaya Cyclone ay sinong makakakuha. Nakuha ni Killwash. Pero hindi enough yun. Dahil unstoppable na dito si H2O. Wow! NXP Solid using the information of Yawe. Actually, natakot nga talaga, nasindak nga talaga yung Aura kasi pinilip nila yung turtle take that time. And with that, ang naging choice dito actually ni Rene J was to get the Alice. Mm-hmm. Nung kinuha niya yung Alice sa baba, alam ng NXP na kulang dito yung Aura. Nalugi sila sa positioning, nauna yung NXP, nanalo sila dun sa turtle take. Nanalo sila sa turtle take with the dashes nung magagaling kay JP pero wala silang makukuha. Though, na-hold pa rin naman dito yung middle lane from the Aura PH. Man, okay. Yung mga side lanes natin, lamang dito NXP Solid. Yeah, lamang ang NXP Solid na ngayon. I just want to take it back. Ang lumamang pa rin pala na nakuha ng turtle ay Aura PH. Mm-hmm. So, Gucci pa rin sila doon. Yeah. Pero ang crucial ng mga kills na nakuha ni H2O, could have been better kung si JP yung namatay. Kasi ngayon, may shield pa rin si JP. Ah. Kaya, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa ni JP ng mga pagtutoin draws sa kalaban, even though risky yon. So, ang Aura at ang NXP, ang main plan na lang nila ngayon, wag mawala yung mid-tower. Yes. Dahil pagka yun ay nawala, talagang dire-diretso na dito yung pag-snowball ng NXP Solid. Though, makikita nyo sa inyong mga harapan, dikit pa rin naman yung gold. Dikit, pero the way or the tempo ng laro na to, lahat ngayon nasa NXP Solid. Definitely. At mukhang this is H2O's game. Pagalingan ng galaw, Daddy JP versus H2O, but keep in mind, KLBJ is still here, Rene J is still here. What's good with the show? Kasi if you're up against an Alice, pwede mong sipa yung Alice palayo eh. Oo. Habang nagbablood. Pero yung sipa na ginawa doon, gonna be Rene J papunta doon kay Green. Oh my glove. Naku po, hindi yata umabot yung ultimate dito ni Killwash. Habol pa dito. Rene J mukhang gusto pa niya tong isang yung kalid. Hindi niya kaya yan. Habang tuloy-tuloy pa rin ang paggagamol ng team NXP. Naku po, H2O! Oh, ready to back out! KLBJ may actually go down. Godlike na dito yung ating werewolf. Pero where is the damage pa nga ito sa bandang gitna. Kuha na nila yung tore na kanina pa nilang inaasam sa gitna. Rene J setting up the kills for H2O and NXP. Mukhang may plano pa nga si Rene J in the bottom lane. Mukhang sabi niya, didiretso ko lang to, tol. Oo, dito na ako, tol. Dito na ako, tol. Baka Rene J to. Exactly. Oo. Pero ang ginagawa nila H2O, just taking the turtle doon. Now, medyo pinagre-react dito ni Rene J. He actually, mukhang mapipick up siya dito dahil half HP, yes. But I think, may counter, may mirror naman eh. Diba? Doon naman sa nakuha nila yung turtle, they could actually pull off or baka makuha pa nila yung top lane. Okay pa din na exchange. Okay pa. At sa totoo lang, hindi pa nga natin nakikita yung sinabi natin, yung the wombo combo ng isang Yuzhong and Atlas. And Atlas. Baka mamaya makita natin yan. Kasi isa lang ang pang-disrupt dito ng Aura PH and Greed is not really playing the Greed specialty. Namamatay siya eh. So, ang daming underwhelming performance. Meanwhile, nanggigil ata sila kay Yawe. Tumama dito yung stun, Rob Luna? Tumama yung stun. Nandun yung dragon sa likod. Ang gulo dito ngayon ni MB sa tatlong miembro dito ng Aura PH. Nasa gitna na siya dito, mga tol. Pero habol, nandito na ang backup ng NXP Solid now. Will they disengage? Mukhang yun na nga. Pero sa bad ng likod, naghahanap dito ng pick-off dito si Killwash at wala na siyang makikita. And disengage muna for the side of NXP Solid. Nagiging careful dito ang dalawang teams. Alam nila na may mga paparating na flanks doon sa mga side laner from Rene J and from Killwash. I like the discipline. Both are now waiting sa kanilang Lord at nakamuntikan pa kamo doon si JP. Oo, yun na nga.
Pero, well, I guess at least nakakabawi naman na dito kahit paano si JP. Pero look at this, mga kaibigan. Scaling-wise, dami man din, no? Kung iisipin mo, NXP Solid, their heroes here could be able to outmatch yung mga heroes ng Aura on the late game. On the late game talaga. Kasi again, Ayuzong damage output, Roger damage output. And I think ilang beses natin na-prove to eh. Hindi natin type ang Lancelot ultra late game, no? Exactly. Parang kung papapiliin ka ng carry na assassin, mas pipiliin mo yung Ling. Oo, pipiliin mo yung Ling. Pero yung Sipa, doon hindi tatama kay Rene J. Ito na naman, yung Psycho Knight na sobrang swerte dito. Rene J, pero patay pa rin naman doon from the side of JP. Pero ipasok doon sila. Diniket sa pader ni Rafflisha yung tanke dito ng NXP Solid. Perfect match, paalis na muna. At tama na muna yon para sa Aura PH. Buti na lang kamo may perfect match si Yawi doon. Kung hindi, that could have been a pick off and walang ultimate si JP. Kaka-cooldown pala. Kakakuha niya pala ng endless battle, pero nakakuha kasi yung Aura dito ng two crucial pickoffs onto Rene J sa bottom lane. From Luna, at eto sinasabi mo, naku, hindi lang na burst. Hindi na burst. Yes, buhay siya dito, pero now Aura PH taking the first lord of this game. And this is where Aura is scary right now. Look at all their movements, sobrang calculated, no? After that pickoff onto Cho, instant on Lord Dio. Guluhin nyo yung top lane para hindi sila mag-response. And ngayon, NXP Solid pa yung Dome Depensa. Para sa side ng Aura, kailangan lang nila ngayon, respetuhin din yung damage output ni H2O. Kasi kapag nagkamali sila ng pwesto, uubusin sila nitong Roger na to. Totoo yun. And at the same time, kailangan din mag-ingat. Of course, din ni H2O. Kasi pag siya yung nahuli naman dito, it's gonna be an easy way for Aura PH na pumasok mismo sa NXP Solid. Ito na, the Lord will be marching down onto the bottom lane. Pero looks like mukhang basag lang yata dito ang gagawin ng Aura PH. Look at the top lane. Yawi! Mga payo, si Yawi may pinangat. JP yata ang unang mawawala sa kamay ni H2O. Roughly siya ang sunod. Double kill na dito. NXP Solid going out onto their base. Mukhang hahabol sila dito, Manjin. Bukod sa napakaganda ng Fatal Links na yun, Rob Luna, yung knock-up mula doon kay MB, Dragon Tail knock-up, na-cancel yung Phantom Execution out ni JP. At wala kang Purify, wala kang kahit ano. Look at the Gillette Instant Replay. There you go. Yeah. Here comes Yawi. And then pasok dito si MB. You know, na-cancel yung Phantom Execution. Mid-air. Yes. Ligtas sana yon dahil doon nanatili at nanatili pa rin ang Aura. This is NXP Solid, ladies and gentlemen. Taking and giving Aura PH a pounding. Yes, pounding talaga, mga kaibigan, dahil ngayon dalawang miyembro ng Aura PH ang nawala. Mukhang diretso ngayon ang sugod, nabaliktad bigla ngayon ang sitwasyon. Aura PH naman ang depensa. Wow, mataas ang odds na Aura PH ang mananalo, pero NXP Solid pinuprove lang nila sa mga tao na hindi kami basta-basta. Hindi talaga sila dito basta-basta dahil magaling sila ditong magwalis. Pero yun na nga yun. Meteor shower, mga tol. Ang sakit ng damage dito ng isang Chango. Basag yung gitna, isusunod na yung itaas. Ngayon, look at Yawi zoning out here the members of Aura PH. Oh my God, papasok si KLBJ dito. Tignan natin, nagkasipaan habang si Yawi na-ulti na lang, pero na-ultimate din si JP. Habang nandito na ang pagbangon ng api ni Daddy JP, ayaw po masok dito ng damage cyclone. Ay, napaginamin na yung Thorn Rose. Pero, ayan na nga, nagalit na yung aso. Pero, sabi ngayon ni Rafflesha, oh, pombiyan ka muna. Habang yung aso ay inatake dito yung Kramer, tumatakbo, naging tao, at nagkamamba out na dahil si Rene J ay nasa gitna. Naandoon nga si Rene J, gumagawa lang ng sarili niyang trabaho, o mga tol. Magkasama sila dito ni Kilowash. Ano ngayon, Rene J ang gagawin? Paplabanan si Kilowash o magbabasag doon sa iba pa? But Chester will be able to take down Greed. Hindi pa rin pala siya doon umaalis, and H2O might actually push the top lane from Aura PH. NXP, this is indeed a mechanical advantage talaga, Rob Luna eh. Hindi na to yung drop eh. Oh, pagalingan na lang pumindot, dashing out, dashing in eh. Totoo. Na-outplay nila yung tatlong Aura PH doon sa top lane. That was Chester and that was H2O. We all thought na yun na yung chance ni Rene J, but Chester with this Chang'o na buhay pa. Even H2O, man, 11-1-3 Aura PH. Anong miracle, anong himala na naman ang kaya niyong gawin against a team who is now hungry
to defeat you. Yes, yun pa. So at least ngayon ha, kung makikita mo rito ang disiplina ngayon ng NXP Solid, they could be able down to force the bottom lane since yun na lang yung natitirang tore dito ng Aura PH, but they're still recognizing the way Aura PH plays on the late game. And still, ang pinaka-safest way to do it is take the Lord. Eto na. Discipline coming in from NXP Solid. Hindi na nila tinapos. Sabi nila, kalma. Meanwhile, Gino na dito. Si Renny Jay nahila pa. Sorry, si Creed nahila pa. Oh, no. Nako. Oh, medyo, no. Ano, ha? Medyo hindi nagmamatter ngayon dito yung Valier. Dahil kahit sino napapasok siya dito, napipick off as well. Renny Jay, mukhang may comeback kill naman yata from Aura PH. Pero nakatakas pa yun. Kel VJ na iwan sa likod. Habol dito, Chester. But flowing blood paalis. Pero ang hindi natin tinitigdan ngayon is the Lord has been taken down by H2O. Alam na to ng Aura na kailangan nilang i-give up yung Lord. Ito na ang huling push. Magwawala lahat ng mga nasa SOCMED. Ito na ang pagbawi ng NXP. Last time na nagkita sila, na 2-0 nila, na 2-0 sila ng Aura, ganoon din nung Friday na 2-1 sila ng Execration. Ito na ang tunay na pagbangon ng api dahil natabla nila bigla yung score kung matutu-0 nila ngayon ang Aura PH. Grabeng momentum coming from the game ng Execration. Grabe, NXP Solid looking very strong ngayon dito. Sila aabante mga tol. Habol dito, pumasok na yon. Look at that yawi, may hatak doon sa loob. May dragon pa sa gitna. Oh my glove, habang yung Lord ay hindi pa rin namamatay. Ito na! NXP Solid 2-0. And where is the Byakugan? Nasaan na yung Byakugan? Kailangan makita yung Byakugan. Nasaan yung Byakugan? Byakugan! Nakita, kitang kita. Nakita mo yung dragon doon, MB. Umiikot na lang doon sa base ng Aura PH. Pinabyakugan lang niya. MB with the clutch Yuzong of the game. Wow. Sobrang clutch nung huli nila doon kay JP doon sa last part.